Welcome to Teacher Helen's Virtual Classroom. Hit subscribe, like or bell for notification. Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay alamin muna natin ang mga dapat tandaan upang makaiwas sa sakit na kumakalat na tinatawag nating COVID-19. Handa na ba kayo? Mga dapat tandaan. Upang maging ligtas mula sa COVID-19 ay palaging magsuot ng face mask at face shield kapag tayo ay lalabas. Palaging maghugas ng kamay upang maalis ang mga mikrobyong maaaring panggalingan ng sakit. Lagi ring maglagay ng alcohol at sanitizer kahit nasa loob man o labas ng bahay. Panatilihin din ang social distancing upang makaiwas sa maaaring pagkahawa sa sakit. At higit sa lahat, mas maiging manatili na lamang sa bahay kung walang importanteng pupuntahan. Tandaan, mas ligtas ang may alam. Magandang araw muli mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay may pamagat na nasasabi ang mga pansariling pangangailangan ng walang pag-aalinlangan. Layunin ng aralin na masabi ng mag-aaral ang mga pansariling pangangailangan ng walang pag-aalinlangan. Bilang isang bata, alam mo ba ang mga bagay na iyong kailangan sa iyong paglaki? Ano ang mga pangangailangan ng isang bata para siya ay lumaki at mabuhay? May iba't ibang pansariling pangangailangan ang mga bata. Ang mga pansariling pangangailangan na ito ay ang mga bagay na kailangan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang mga pangangailangan ay tirahan, kasuotan o damit, pagkain, tubig, at mga taong mangangalaga at magmamahal sa kanya. Kailangan niya ng pamilya at mga taong mangangalaga sa kanya at magbibigay ng kanyang mga kailangan hanggang sa kanyang paglaki. Ang pagkain ay kailangan din niya upang siya ay mabuhay. Ito ay magbibigay lakas at magpapanatiling malusog sa kanyang katawan. Kailangan din niya ng ligtas na lugar na matitirhan upang siya ay maproteksyonan mula sa mainit o malamig na panahon, polusyon at mula sa mga sakit sa labas na maaaring makahawa sa kanya. Kailangan din niya ng damit at kasuotan upang magkaroon ng proteksyon ang kanyang katawan. Bilang isang bata ay mayroon ka ring mga espesyal na pangangailangan at paggabay hanggang sa dumating ang panahon na kaya mo nang gawin ng nag-iisa ang mga bagay na ito. Kailangan mo ng tulong at gabay sa pag-aaral at pagtuklas sa mga bagay na hindi mo pa alam. Kailangan mo ng tulong sa pag-aaral, magsulat at magbasa. Kailangan mo din ng gabay sa paggawa ng iyong takdang aralin. Kailangan mo ng nakatatandang maghahanda ng iyong pagkain at magtuturo kung paano ito gawin. Habang ikaw ay bata, ay kailangan mo ng kasama sa paglilinis ng iyong katawan hanggat makakaya mo na itong gawin ng nag-iisa. Kailangan mo ng mga nakatatandang magtuturo sa iyo kung paano ang maging isang mabuting tao sa iyong kapwa. Ang mga bagay na ito ay magagawa mo kung kaya mong sabihin sa iba ang iyong mga pansariling pangangailangan ng walang pag-aalinlangan. Naintindihan mo ba ang ating aralin?
Ngayon ay subukan natin ang mga bagay na ito. Nais ko palang ipakilala sa inyo ang inyong mga bagong kaklase, si Johnny at si Mara. Nandito sila upang sagutin ang aking mga katanungan. Johnny, paano mo sinasabi sa iyong mga magulang na ikaw ay nagugutom at gusto mong kumain? Teacher, sinasabi ko po na inay, maari po bang tulungan ninyo ako sa paghahanda ng aking pagkain? Nagugutom po kasi ako. Ikaw naman, Mara. Ano ang gagawin mo kung nahihirapan ka sa iyong takdang aralin at gusto mong magpatulong sa iyong mga kapatid? Teacher, sinasabi ko po na, Ate, Kuya, maaari niyo po ba akong tulungan sa paggawa ng aking takdang aralin? Mahusay! Dapat laging tandaan na ang pagsasabi ng mga pangangailangan ng walang pag-aalinlangan ay mahalaga upang ikaw ay madaling matuto at maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin? Ngayon ay gawin natin ang mga ito. Ano ang sasabihin mo sa iyong nanay kung pagod ka at nais mong magpahinga? Ano ang sasabihin mo sa iyong kapatid kung nais mong magpatulong sa pag-aayos ng iyong mga laruan? Ano ang sasabihin mo sa iyong nanay kung gusto mong magpaturong magbasa at magsulat? Magaling! Tama ang iyong mga sagot! At dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!